Hello mga guys, magandang umaga po sa inyo, magandang tanghali, magandang gabi or anumang oras ngayon. Meron tayong gagawin ngayon itong concert, speaker, whopper, bali 15 inches. Bali ang problema nito guys, yung mid-range niya. Yan ang nagiging problema niya. Kaya sabi ng may-ari, lagi daw nasusunog. So gagawa natin ng paraan para maging matibay yung mid-range niya. Ito guys, keep on watching guys. Bali kasi ito, kaya madalas masunog, mabilis masunog siya guys. Kasi ang ginagamit nilang capacitor 6.8 UF by 100 volts. Alam nyo guys, pag ang base nya linakasan, tatagos agad dyan. Kaya madalas dyan masusunog talaga agad yung midrange nyo. Kaya ilang beses na daw siya nagpalit, ganun pa rin nasusunog. Ngayon itong nabili ko online, ito ang nirecommend ko sa kanya. Bali, isang horn case, horn tweeter case. Tapos, ito yung magnet niya. Ito yung, bali, titanium to. Nakasulat dito guys, 4 to 6 ohms. 4 to 8 ohms. And then, gawang GBL. I don't think so, hindi ko masabing totoo nga. Pero guys, subok ko na rin to na magandang klase siya. Kaya, yan. Papalitan na natin yan. Yan ang ipapalit natin. Horn type na siya. Madalas kasi masunog ang ganitong klaseng midrange. Yan ang problema. Ito guys, itong tweeter na to na ipapalit ko dahil subok ko na to, kasi ang ginamit ditong magnet neodymium yung magnet, kaya ganun siya kalakas. Maganda talaga siya guys, yan ang marerecommend ko talaga. Yan guys, bali ito yung pinaka ano nya, imamount na natin siya. Kaya lang medyo dahil oval ang pagkakabilog ng horn type, kailangan natin bawasan yung magkabilang gilid para magfit siya. Ayan, bali kunting bawas lang naman to guys para magfit lang siya, maging eksakto siya na hindi siya nakaangat. Ayan guys, sakto na siya. Ito naman mga guys, bali gumagamit ako ng capacitor 4.7 at saka 3.3 UF.
4.7 by 50 volts and then itong isa 3.3 by 50 volts din. Siniseries ko itong dalawa para mas matibay siya. Hindi compare dito sa nag-iisa lang na 6.8. Mas maganda yan guys. At saka subok ko na rin yan. Subukan ko na rin yan sa mga ginagawa kong speaker or mga video key machine. Alam naman natin guys na pag sa video key, foreign karaoke machine, halos pagdamagan yan, walang patayan. At saka pag mga ganong kaliit lang na kapasitor ang gagamitin, ang mangyayari dyan, isang feedback lang yan ng mic, microphone, ay wala, susunugin agad. Kasi yun ang malakas makapasira sa microphone, yung feedback niya. Kaya gumagamit ako ng dalawang kapasitor. Yan, subok ko na sa tagal-tagal na rin, matibay talaga. And then, kukunik lang yan siya sa positive line ng tweeter. Yan. Ngayon guys, para mas sigurado kayo sa tweeter nyo na hindi basta-basta masusunog, pwede kayo gumamit pa ng isang kapasitor pa sa kabilang side, kabilang line. Ganyan. Para mas safety yung tweeter nyo. Kasi, alam nyo yung tweeter guys, halos gabuhok lang din yung, ano niya, yung wire niya, yung coil niya. Halos gabuhok lang yan guys. Kaya, pwede kayo gumamit ng isang kapasitor pa sa kabilang line. Maliit kasi guys yung kapasitor na yan hanggang 6.8. Pag once na nilakasan nyo yung volume ng amplifier nyo, susunugin agad yung tweeter nyo. Yeah, ganun ang pagkakakoneksyon ko. Ito guys, itong tweeter na to, nabili ko lang to sa online. Itong horn case na yan. Bili ko sa online. Medyo may kamahalan din kahit ganun lang. At saka yung case na yan, standard size siya yung butas. Na kahit magpalit ka ng ibang ano, tweeter, yung pinakamagnet niya, yung may mga ano, Broadway, mga ganun. Basta same size lang siya sa iba. Bali, pwede ka magpalit niyan, modify mo pa, palitan mo ng ano na yan, magnet, pwede. Kasi standard yung sukat ng butas niya. Ayan guys, ganyan lang ang connection niya. Naka-series siya papuntang tweeter. Kailangan ganun. Tapos yung kabilang line, ganyan. Bali, salpak na natin to. Maganda rin siya guys kasi bumagay din siya sa ano eh, sa disenyo ng speaker box. Okay lang din naman kahit paano.
Okay guys, testing na natin. Okay, yan guys. Okay. Magandang tunog niya guys.